Sa modernong panahon ngayon, naniniwala pa ba kayo sa kulam? Kung taas ang kilay ninyo, hayaan ninyong ipakilala namin si Merlin, tubong si Kihor at aminado. Isa daw siyang mangkukulam. Gamit ang buhok daw ng tikbalang, langis at orasyon, kaya raw niyang kumitil ng buhay ng tao. Bakit niya niyakap ang gawain ng mga alagad ng dilim at piniling maging kasangkapan ng paghihiganti ng iba sa kapwa-tao? Narito ang nakakikilabot na kwento ng isang kumpisal ng mangkukulam. Ang kanilang kaluluwa sinusunog na sa impyerno dahil sa mga gawaing kahindik-hindik sa kapwa. Walang takot sa Diyos at sumasamba sa kalaban ng kabutihan. Ganyan ang marka ng demonyo at mga alagad ng dilim. Nananakit, nagpapahirap, pumapatay pa ng tao. Isang uri niyan ang tinaguriang mangkukulam. Marami-rami na rin mga kwento at karanasan na aming nailabas dito sa Rated Corina. Ang ibang self-confessed mangkukulam, minana daw sa kanilang angkan. Ang ilan naman, inaral para pagkakitaan. Pero mayroon ding naging mangkukulam dahil gustong pumatay at gamitin ito para sa personal na kagustuhan. Ngayon, isa na namang babae ang muling haharap sa ating programa para ikumpisal ang misteryo ng kadiliman na bumabalot sa kanyang pagkatao. Kayo daw po ay isang mangkukulam. Totoo po ba ito o hindi? Totoo naman po. Na isa akong gumagawa ng kulam. Yan ang walang takot at diretsahang pag-amin ni Merlin tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Isa raw siyang mangkukulam. Nandito po tayo ngayon, ipakilala ko lahat ng mga gamit na nandito. Mula si Kihor ang pamilya ni Merlin. 16 years old lamang daw siya nang madiskubre niyang mayroon silang lahing mangkukulam. Puan po yan. Mula ng maaksidente at maduling daw ang mga mata, naging tahimik at mahihiyain na ang dalaga. Duling, saan ka pupunta? Madalas siyang paglaruan at kutsain ang kanyang mga kaklase. Ano nga, niyayamot lang ako. Gustuin man daw niyang ipagtanggol ang sarili, alam niyang wala siyang kalaban-laban. Mahinto ang pambubuli sa kanya, minabuti ni Merlin na magsumbong sa kanyang nanay para masolusyonan ang masamang ginagawa sa kanya sa paaralan. Dito na niya aksidenteng nalaman ang totoong pagkatao ng kanyang mahal na ina. So sumisilip kasi ako pagka gumagawa siya. Nakikita ko sa kanya na pagka nagagalit siya sa tao, may ginagawa siyang pasikreto, lihim. Simula daw noon, palihim na niyang pinapanood ang ina sa tuwing nagsasagawa ng pangungulam. Nabuo sa mura niyang isipan na gamitin ang mahikang itim na salinlahi o mano sa kanyang pamilya para kulamin at gantihan ang mga taong umaapi at umaalipusta sa kanya. Kung pinag-aralan ng batang Merlin ang libro na naglalaman daw ng mga sumpa at mga ritual para sa pangkukulam. Marami nang nambubuli sa akin. Kaya doon ako na-challenge na gamitin ang itiman kong kaalaman. Binigyan ko sila ng sakit sa ulo at dyan na hindi makapasok sa eskwelahan. Natuwa ako kasi nakaganti ako kahit papaano. Kasi hindi ko sila magantihan. Mismong ang mga magulang ni Merlin, hindi sang-ayon na tuluyan na siyang maging alagad ng kadiliman. Sino yung sabi sa'yo yung gamitin mo to? Gusto kong aralin, ma. Hindi pwede. Ayaw nilang matutunan sana ng dalaga kung paano gumamit ng mga ipinagbabawal na dasal. Pero nanindigan si Merlin. Buong pagkatao niyang niyakap ang kanyang tadhana bilang isang anak ng mangkukulam. Hindi sila suportado at ayaw talaga nila. Nung nabubuhay pa ang nanay ko,
nalaman niya na inunti-unti ko nang ginagamit ang kaalaman kong itiman, ayaw niya na mangyari yun. Ayaw niyang gamitin ko ang isang bagay na yan kasi masama nga. Yun, ipinaglalaban ko naman na, Ma, kailangan kong gawin to kasi ako'y naaapi. Habang nagkakaedad, mas lalong naging bihasa si Merlin sa kulam. Sa tulong ng libro na naglalaman daw ng mga itim na mahika, marami-raming tao raw ang nakatikim ng bagsik ng kanyang kakilakilabot na kapangyarihan. Hindi naman ako yung taong basta-basta lang mangulam sa kapwa ko na wala namang ginawang masama sa akin. Kaya ang payo ko sa bawat isa sa atin na sana hindi tayo basta-basta papasok o gagawa ng hindi maganda sa kapwa natin dahil hindi natin alam na ang kapwa natin may kaalaman sa ganito. Hindi lang kasamaan ang kanyang taglay. May kakayahan din umano siyang makapaggamot at makapagpagaling ng mga may sakit. Pero ni minsan, hindi niya raw ito ginawa at isinabuhay. Ayaw ko manggamot talaga kasi ayaw ko na pinagpipilahan ako at ayaw kong malaman na isa akong manggagamot. Dahil daw sa desisyon niyang hindi gamitin ang regalong makapanggamot at makatulong sana sa mga may sakit, binawian ng buhay ang kanyang mister. Bunsod ng hindi maipaliwanag na sakit, wala ring nagawa si Merlin. Hindi niya ito nagawang gamutin. Dahil sa tinanggihan ko bilang isa akong manggagamot noong kapanahonan na yon, kinuha ang aking unang asawa. Nung time na yon na ayaw kong tanggapin yon, ang asawa ko walang sakit. Ang finding ng doktor, sabi, sakit sa puso. Sa pagkamatay ng kabiyak ni Merlin, tuluyan na ba niyang tatalikuran ang pagiging alagad ng dilim? Handa na ba siyang talikuran ang tunay na pagkatao ng kanyang pamilya na may lahing mga mangkukulam? Ang kanyang iba pang revelasyon sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruin people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Ang bawat bulong at orasyon ni Merlin, panganib at sakit ang kapalit. Kapangyarihang itim ang kanyang niyakap dahil sa masaklap niyang mga karanasan. Pinagtuunan ang kakayahang bigay ng mga kampon ng kadiliman. Ang paggamot ng mga karamdaman sa kanya rin ay ibinigay, pero imbis na gamitin para makatulong, ito'y kanyang ipinagkibit-balikat lang. Nang magkasakit ang mister, inanagawang pagalingin ang kabiyak, kaya tuluyan ng namatay, pagsisisi na habang buhay niyang dadalhin. Ang
sitwasyong ito ang nagtulak kay Merlin para ilantad sa publiko ang kanyang tunay na pagkatao. Imbis na mangkukulam, sinabi niya sa lahat na siya'y isang manggagamot. Nag-post ako sa social media na manggagamot ako. Ang daming nagpagamot sa akin, iba-ibang bansa. Napapagaling ko sila kahit sa online healing. Doon ako lumuhod. Ang sabi ko, Panginoon, ito ba talaga ang linya ko? Kung ito talaga gagampanan ko, ang tungkulin ko, wala lang mabawasang muli sa aking mahal sa Pinas. Pero hindi naging madali ang pagbabagong buhay ni Merlin. Isang araw, may taong lumapit sa kanya hindi para magpagamot, kundi para raw pumatay ng tao gamit ang kanyang pangungulam. Sa takot na tanggihan at muling may mangyaring masama sa kanyang pamilya, pumayag si Merlin. Ang taong humingi ng serbisyo ni Merlin, paghihiganti ang gusto. May anak daw kasi na biktima ng panggagahasa at ang sospek mayaman at makapangyarihang lalaki. Lumapit sa akin ay gusto niya patayin ang isang tao. Kahit ipapulis o anuman nila, walang hustisya kasi nananalo pa rin yung mayaman. So yun na lang ang paraan na ginagawa nila. Ang iba naman, kabit ng kanilang asawa. Tinitimbang ko kung karapat dapat bang tanggapin itong bagay na ito na pagkitil ng buhay ng isang tao. Sa bilang ni Merlin, umabot na sa 20 katao ang kanyang dinasalan at inorasyonan para pahirapan 10 sa kanila namatay. Pero paglilinaw niya, bawat kliyente na gustong magpahirap at magpapatay gamit ang kulam, masusi niya munang umanong pinag-aaralan. Hindi raw lahat kanyang pinagbigyan. Sabi niya, asawa ito. O ilan anak nito? Marami. So, pasensya ka na. Kahit milyon pa ibayad mo sa akin, oo, mukha akong pera. Pero sa pagitan ng ganyan, ang aking ritual ay for the good, hindi for the bad. Hindi rin daw pare-pareho ang bilis ng epekto ng kanyang kulam. May proseso kasing pinagdadaanan. Hindi yan shoot to kill na pagbaril mo sa isang tao, patay agad. Maaring agaran, maaring weeks. Kasi iba-iba ang karga ng tao. Halimbawa, isang taong binirahan ko o tinigal po ko o inorasyonan ko, maaring sa wala siyang kaalaman, maaring wala siyang karga sa katawan o proteksyon, ngayon din tatalab yan. Hindi biro ang pagpatay ng tao gamit ang kulam. Kaya hindi rin daw basta-basta ang halagang sinisingil niya sa bawat kliyente niya. Naglalaro daw ang presyo mula 100,000 pesos pataas. Ang bayad sa akin pagdating sa good job natin, alam na natin yun, big sabihin nun, ay depende yan sa pinag-usapan natin. Pinag-usapan namin ng kliyente kung bibigyan niya ako ng more than 100 or mas pa hanggang sa matupad yung kailangan niya. Binibigyan din nila ako ng konting pabuya or mga regalo like mga diamante, mga alahas. Bilang tao at isang Katoliko, aminado si Merlin na pinagsisisihan niya lahat ng kanyang kasalanan at kamalian, lalo na sa mga biktima ng itim niyang salamangka. Natatakot daw siya sa balik ng karma. Nagsisisi ako na nakagawa ako ng hindi maganda sa kapwa. Pero wala na akong choice kasi ito na yung linya ko. Ilang beses ko na rin itong tinigil. Naniniwala naman ako sa karma. Pero ang sa side ko kung bakit ko ginagawa yung kulam na ito sa tao, kasi tao lang din ang gumagawa ng hakbang kung bakit ako nakagawa ng kulam sa kapwa ko. Sa kasalukuyan, nakatuon si Merlin sa panggagamot sa kanilang lugar sa General Trias, Cavite. Tuwing Martes at Biyernes ang schedule ng kanyang gamutan. Ipinakita pa ni Merlin sa Rated Corina ang paraan niya ng panggagamot gamit ang ritual na natutunan mula sa libro ng mga karunungang itim. At ng kanyang mahiwagang tungkod na tagtad ng mga orasyon. Okay na ngayon, hindi na malamig. Nanginig pa rin? Umiinit na po. Init pero na? Malamig okay ako na. Ngayon, sobrang lamig. Ngayon okay na, normal na. Paparusahan siya na
Pagkatapos ng gamutan, isang lalaki na tumangging humarap sa kamera. Hindi siya magpapagamot. Ang sadya niya, ipakulam ang taong matagal na umanong hindi nakakapagbayad sa kanya ng utang. Pagbibigyan kaya ito ni Merlin kapalit ng malaking kikitain? Hindi naman masyadong masama ang tatrabaho ang ipagawa niya, kundi bigyan na ng leksyon yung taong nangutang sa kanya. So tatanggapin ko yung ipapatrabaho niya sa akin. May bago ng asawa ngayon si Merlin at tanggap ang kanyang nakaraan. Ipinagtapat na rin niya sa kanyang mga anak ang kanyang totoong katauhan na siya'y minsang naging mangkukulam. Gusto niyang sundan ang yapak ng ina pero sa pagkakataong ito bilang manggagamot at hindi na mangkukulam. Mama, okay lang ba sa'yo tinatawag ka na witch? Ayun, sabi ko, nak, ito naman talaga ang linya ko. Pinagtapat ko sa kanila. Proud naman ako sa kanya talaga. Magaling talaga siya manggagamot. Natakot nga ako sa kanya minsan kasi pag magalit, hindi natin alam. Normal lang para sa akin. Sanay na rin ako eh. Sa mga TV, ginagawang nakakatakot yung mangkukulap. Eh di nila alam na ano lang yun. Parang traps lang din. Marami din kasi nakasalamuha na eh. May sakit, marami nararamdaman. Parang gusto ko lang din tumulong. Kung ano man daw ang maging pagtingin ng tao kay Merlin, matapos niyang umamin at magkumpisal ng kanyang kontrobersyal na buhay, hindi na raw ito ang mahalaga para sa kanya. Kahit nakakakilabot ang kanyang nakaraan, importante na ngayon ay nasa tama na siyang daan. Mayroong buhay na makabuluhan at hindi para ilaan ito sa kadiliman. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.